Hi everyone, welcome to my channel, Just My Peak. And for today's peak, since first vlog ko ito na magpapakita ng mukha, kaya yan, magpapaulan muna tayo ng kapirahan. Pamahiin daw, charot lang. So yeah, totoo po, first vlog ko ito na magpapakita ng mukha. So, our peak or our topic for today is I will be giving out 5 simple tips on how to become a call center agent, kahit basic lang yung English. So, if you guys one of those aspiring call center agent na basic lang, takot dahil basic lang or nga sa English, then this video is for you. Kaya keep on watching. And of course, please don't forget to subscribe and then click niyo yung bell button para ma-notify kayo sa next video natin. Okay? Alright, so there you go guys. Ito na po, oo, totoo. First vlog ko lang po na gagawin. And thank you so much for my 120 subscribers dahil sila yung nag-inspire sa akin. Sana walang iwanan guys. Thank you so much. Huwag niyo akong iiwan, please. Charot. So, yeah. They are the reason actually kaya nag-vlog ngayon. And since wala akong naisip na content, so ito na lang, magkakwento na lang ako or magbibigay na lang ako ng tips, tulong dun sa mga aspiring call center agent pero basic lang yung kaalaman sa English. Yung kasabihan guys na if hindi ka ganun ka fluent mag English, hindi ka makakapasok sa call center, it's not actually true. Kasi ako yung living proof doon, nakapasa ako sa call center, naging call center agent ako kahit nga ako sa English. So, kaya I decided to give you out a tip na tips na rin kung ano yung mga ginagawa ko para pumasa ako sa interview. Ito na yun guys. Okay? So, as I've said, 5 tips lang ang ginawa ko at i-share ko sa inyo para pumasa kayo sa process or application process in a call center. Okay? So, tip number 1, be early and with resumes. Okay? So, sinasabi ko lagi to guys or ito yung pinaka attitude na ginagawa ko. Dapat mag-aga ka. Siyempre, mag-a-apply ka. Maraming companies, maraming call center, pero mas madami ang aplikante. So, keep that in mind. Kaya, kailangang mag-aga ka, kumising. And then, mag-alarm ka kung kailangan. And then, of course, huwag kalimutang dalhin yung mga kailangan like resumes and other credentials ni guys. So, para pagdating mo doon, hindi ka na mahahagard sa pila, hindi ka mahahagard, masistress dahil ang taga-taga tawagin ng name mo. And then, pag ikaw nauna, then wala, fresh kang sasagot at magpa-follow through the application process. So, yun yun dahilan. Kaya, gawin mo yun yung maging early and ready with everything, papers and stuff like that. Okay, so tip number 2, be friendly. Okay, so yun, naging effective siya sa akin kasi probinsyana ako, first kong napadpad sa Manila dahil lang sa ambition ko, charot, ambition talaga. Dahil lang sa gustong-gusto ko maging call center agent. Pero, yun na nga guys, bulol ako kahit Tagalog. Yun, sobrang balibaliktad yung mga pinagsasabi ko. Hindi ako ganun kagaling talaga. But then, to add up my courage para ma-boost yung lakas ng loob ko guys, naging kagawin ko ng maging friendly, kausapin yung katabi ko na, hello, ngayon ka lang ba nag-apply, ganito ganyan. Para pag may ma-meet kang mga first-timer, then, ma-i-inspire ka na rin, mabubos na rin yung lakas ng loob mo guys. So, yun yung pinaka or one of the tips na para sa akin gumana. Okay? So, number 3, just make sure na honest ka lang, yung kung anong nakasulat sa resume mo, yun talaga yung totoo. And then, magsalita ka po ng clear, loud and clear. Kasi,
during the process, especially on the Versant, then kailangan kung dadaan ka man doon, may ibang company na walang ganun, pero most companies merong Versant to gauge your comprehension in English. So, yun, kailangan mo lang magsalita ng loud and clear para maintindihan kasi computer yun, guys. So, kailangan mo magsalita ng clear. But of course, make sure din bago kayo sumabak, dapat nakapag-research na din kayo. Check on YouTube. Marami sa YouTube na paano gawin yung Versant. Mag-Google din kayo kung anong mga pasikot-sikot ng application process para ready din kayo. Okay? So, that is the tip number 3. Number 4, guys. Ito yung pinaka-weapon kong ginawa dahil sobrang alam mo mahiyain ako. Ito yung pinaka-technique na ginawa ko during the interviews. So, pagkaharap mo yung mag-interview sa iyo, guys, huwag mong pahalatan na kinakabahan ka na hindi mo alam ng ginagawa mo. So what I did is nag-smile lang ako, and then yun, parang nirelax ko lang sarili ko. So I just look into the eye nung sa nag-interview sa akin, and then I smile. So yun lang, parang feeling ko, parang pag nakita ko si interviewer na naka-smile din, nakakagaan ang loob. So it comes naturally yung mga sagot mo, yung kung anong totoo, kung anong nasa loob mo, masasabi mo naturally na hindi ka halatang kinakabahan. So grabe talaga yung naging outcome or effect pag naka-smile ka, guys. And then as much as possible, relax mo lang yung sarili mo. So, yun yung pinaka-tip number 4. Tip number 5 is, this is the tip na kahit kailan hindi ko or ginagawa ko pa din siya. And this is the prayer. So, kasi ako, guys, everything that I do, I always make sure na nag-pray ako. Nag-a-ask ako ng guidance kay God na if this is for me, this is for me. Parang mas madali ko rin matanggap if I fail. And also, para na rin malagpasan ko yung challenge of the day, para maging safe ako sa lahat ng lakad ko, kung ano yung pinaghandaan ko, gagawa ko ng maayos, ganon. So everything comes within follow through, like magiging malakas, lakas na yung loob mo, tiwala mo sa sarili mo na kaya mo yung gawin, kasi kaya na ng iba eh, why not you, diba? So yun yung pinaka weapon ko na masasabi ko yung 5 tips na sinasabi ko, guys. If we have to recap, the first is kailangan early, and then handa yung mga resumes mo. Second is maging friendly para madagdagan na yun yung confidence natin. Kung may makakilala tayong kasama din, kagaya din natin beginners, then yun, makakadagdag yun ng confidence. Next is, honest ka po, lahat ng sinasabi mo, wala kang dinideny yung about sa sarili mo. And then, you have to speak loud and clear. So, yun po yung step number 3. Step number 4 or tip number 4 is, smile and try to be relaxed para yun, magawa mo or masagot mo yung mga tanatanong sa'yo in a natural way. So, and then again, the fifth tip is the prayer, which is very effective. So, ito lang yun, guys. 5 napakasimpleng tip lang na or gagawin mong attitude every time na mag-apply ka, I swear, 90% matatanggap ka. So, yun na yun, guys, or yun lang ang kailangan natin para makuha natin yung gusto natin. And of course, before I end this video, mag-advertise ako kung gusto niyo mag-apply or interested talaga kayo mag-apply as a call center agent. If you are near the sites of my current company, we are actually hiring TSR and CSR. So if you're interested, guys, then just check the details below. Nandun po yung mga kakailanganin yung information. And then, of course, kung may mga katanungan pa kayo, mag-comment, and then I'll answer it. So, that's it. Again, thank you so much for watching. So,
please don't forget again to subscribe and then click the bell button para ma-notify kayo sa next video natin. Okay? So if this video is informative for you guys, then thank you so much for watching. Subscribe na! Bye.